almost became a president. Ano ang gusto kayo pagpatuloy mo? Gusto ko lang malaman kung aware kayo na ang pipili nyo ay pagpula sa showbiz. Yes po ma'am, alam ko yan, maliit pa po alam ko na mayroong Rogelio de la Rosa, mayroong Jaime de la Rosa, pero nakikita ko po yung diferensya namin sa buhay. Sila po yung mga de la Rosa na mayayaman, na mga mistiso, matatangkad, mga guwapo. Sabi po, Bisaya lang ito ng de la Rosa, yung wala. Pero pinanood nyo rin na hindi lang ang kahirapan. Araw ko. Apo, yes ma'am. Hindi pa. O di pakita nyo sa amin na pwede kang mag-succeed maskit ka galing sa kahirapan. Although, may mga hero rin na mayayaman. Pinaka-isa na dyan si Rizal. Ngayon lang isa ko pang tanong. Yung anong naging comment ng asawa nyo na ang paborito ay si Sharon Cuneta na ang pinumalik ay si Beauty. Anong sabi? Hindi ba sabi ni Nora, isang press boy, na ang favorite actress ng asawa niyo? At kung siya mamimili, ang gusto niya, si Sharon Cuneta. Totoo po yun, ma'am. Totoo yun. Sharon na may misis. Pero nung nakita niya si Beauty Gonzalez sa trailer, sabi niya, yan! Yung presensya ni Beauty Gonzalez justifies my pagkatao. Dahil nung bago kami kasal, ganito po katawan ni Mrs. Ganito po siya nung kulita. Ganito yung katawan niyo. Slim na maganda talaga yung katawan. Talagang nagkakabaliw sa isang tinyente. O may asawa ka na gano'n ka. Hindi, totoo. Yung misis ko ay mistisa rin na Johnson yung kanyari na middle name. Amerikano, mga Amerikano. Sabi, walang-balir pa ako. Habang nagpapaskol ako ng kalabos, itabi ng kalsada, papaskol ako. Pano kami niya yung naboso? Dadaan yung aeroplano nila, mayroon silang private plane. Dumaan doon. Hindi lang kumustas. Kailan kaya ako masakay ng aeroplano? Hindi ko muli na-realize na yung po nangyari ng aeroplano, magiging asawa ko. Leader. Wala na siya. Yung Davoson na highway, nagpapasto lang ako, nagkalabaw. Doon, kung hindi, minsan daw sabi ko, mabailan sila. Madala sa barangay, yung mga Land Cruiser, no? Yung Land Cruiser na, yun yung sakin lang, hindi. Yung plano sila, may private place, yung lulo nila, kasi hindi rin naman sa mga malalaking lupain ba? So, hindi ko akalain na yung panagari ng yung plano, mapapakasawa na yung nagpapasto ng kalabaw. Ay, General. Sabi ni, ni Tito Estrada, yung young tato, nung naliligaw daw kina si tanke ang dalawo, at yung sa dulo ng baril merong rose, paano man win over si Nancy? Sabi mong yaman niya ng bigla, tagapastor ka lang, paano man win over si Nancy? Hindi ba talaga yung mayaman na mayaman? Kung binarami lang, yung panahon na lolo nila, kung hindi pa na-divide yung mga states nila, yung isang lolo pa lang nila na Amerikano, malaki talaga yung malayo pa rin. Kung na-divide na, maliit na lang. Pero, yung mga naliligaw sa kanya, aminin ko, mayayaman. Pagpunta ko sa bahay nila, may nakapark doon na BMW, doktor, naliligaw sa kanya. Ako, darating ako doon, nagkatresikil lang. Galing sa bundok, sa detachment ko sa bundok, magkuba ako ang tricycle. Sabi ko, talo ako dito. Dahil mayayaman yung kalaban, sabi ko. Bibisita ako dyan. Nasasakyan ko yung
B-150. Yung armored fighting vehicle na may machine gun sa taas. Armored? Pasok ko doon. Sino mas ma- ano mas mahal? Yung B-150 mo, yung armored fighting vehicle ko. Mas mahal ito, di ba? Nagdiyan ko lang yung drama. Lagyan ko ng rosas yung M203. Ano yung M203? Yung mamil niya may yung may was it of the Grenadine Lancer. Lagyan ko yung ng tatlong roses. Tapos pagkalo ko sa B-50, parang ko superhero. Bang! Ganon, ganon. And then nasasabihin doon, may dating. Kinalaman yung suit niya sa pang-apagayari.
Alam niyo naman, si Sir naman, kailan naman, lagi naman sa neutral. Oh. Wala pa. Basta tama, okay kayo siya. So, kaya namin kita ng pula. Okay lang, okay lang. Okay lang, pwede ka dito. Hi, good afternoon. Sir Robin po, kasi hindi naman ito yung first time na gumawa kayo ng pelikula na hango sa isang sa tunay na buhay, di ba? Anong tanong ito? What makes this film separate and parang na, talagang may pagmamalaki ninyo na ginawa niyo at kinumit niyo sa pelikula sa pelikula? Alam niyo, katulad nung sinabi ko, yung una parang napakadami ko na pong ginawa ng action. Siguro, kung sa mga nagkasikwet ang pelikula ko. Kaya po nung gusto namin gawin to, unang-una ko pong request talaga yung story. Gusto kong gumawa ng pelikula na makakapag-inspire ng kabataan. Kaya po nung nilatag, mapanggit ko lang po, ano, alam na naman siguro no, si Manny Pacquiao na speak sa Oxford. Sungkat na sikat tayo mga Pilipino kasi naipakita ni Manny Pacquiao doon at kahit na Pilipino walang pambigat, pambiling bigas, nagsisikap. Nakita ng mga tiga Oxford doon, ng mga Briton, nakita nila, ayan ang Pilipino. Yung persimiran ang sinasabi. Kaya po, noong ginagawa namin ito, pinoformulate namin yung pelikula ito. Gusto na naman natin ipakita, hindi lamang sa mga Pilipino, kundi sa buong mundo, na mga Pilipino kahit gaano kahirap, hindi nyo kami magagawa. Hindi nyo kami mamamaliit. Kasi marunong kami mangarap. Yun ang istorya ni General Tamo. Galing sa mundo, nangarap, naging PMA, naging PMAer, hindi naging sundalong banis, hindi sa sundalong labanan. Labanan po talaga. Tumaas, rose po tarang. Tapos ngayon, alam naman po natin, kaya tili mo lang, eh wala, eh meron, sigurado mananalo. Si Sir, sigurado pasok siya. Aminin po natin o hindi, karapat dapat gawin ang buhay ni Sir. Kasi sabi nga ni Ritol, meron siyang legacy na iniwan. Mga pare ko, mga kapatid ko sa showbiz, alam natin pumulan ng droga sa Pilipinas. Huwag tayong maging bulan. Alam natin may mga kasama tayo naging biktima. Merong mga mahal natin mga kapatid dito sa showbiz, ang na-involve dyan, naging biktima na. Alam natin, meron talaga clear and present danger sa drugs at malaki ang nagawa ng General Pato na laban nito. Huwag tayong magtuloy. Maging totoo din naman tayo. Alisin din natin minsan yung politika o sobrang politika. Doon lang tayo sa katotohanan. Kung merong istorya sa Congreso Bonifacio, kung merong istorya si Senator Lacson, merong istorya si Pato. In the 90s, wherein super maraming mga action movies, parang for an actress to be main, is kailangan maging isang leading lady ng isang action star. So, ngayon naman, leading lady ka na ng action star, ng isang action star, how does it make you feel as an actress or as a celebrity? Sa totoo lang, nung hinalita sa akin na ako mag-leading lady ni Robin Padilla, napasigaw talaga ako na, hala, ginoob ko! Ako, alam mo, totoo ba to? I mean, kaya ko ba? Paano ba? Hindi ako makapaniwala kasi like, I mean, he's an icon too, and then it's a privilege to be part of this movie, and I'm a very proud Bisaya, and natutuwa ako kasi nagbibisaya din kami sa pelikula, and kung kuha ni Bato yung boto niya sa akin pagdating sa storya ng buhay niya, kaya please watch the movie. Okay. General Bato po. If there's one thing na gusto nyo ipabawal sa amin after watching the film,
and about your life story. Ano yung gusto nyo? Ano yung telling namin after? Despite sa lahat ng nakakaral ko sa buhay, na abot ko yung tugatog ng aking karir. Nag-Postal General na ako, nag-chief ako ng Philippine National Police. It's a very rare opportunity sa isang police na magyari sa buhay. Kaya, despite kung ang Diyos sa pangyayari na yun, ako'y nanatili isang tao. Sino si Bato? Kung siya'y pinanganap sa kahirapan, at ngayon nandito na ako ngayon kung saan mo na ako dinala ng aking kapanaran, wala akong pagbabago. The same na tao si Bato. Wala akong pagbabago. And we have to open my heart just to be clear kung sino ako at ano ako. Kung may makita kayong dumi sa tunay ng Diyos, ito'y bahid ng kasamaan, bahid ng pangungurakot, bahid ng pag-aabuso. Please, huwag niyo akong suportan. Ayaw kong marap sa tao. Hindi ako karapat-dapat. I'm not worthy of your whatever. Hindi ako worthy na nung pansin. Pero ako po eh, ay ikaw muna kina. Kaya sabi ko, kung sino ako po, inusintig ba ito sa Barangay Baro Santa Cruz, gawin din sa na pumapasok sa eskundahan na walang laman ang tiyan, dahil walang pambili ng bigas sa pangasahe, naglalakad, dahil walang pangasahe, insintapos na yung pangasahe namin noon sa jeep, 8 kilometers yan, baktan po, nilalakad ko yan, dahil ka walang pangasahe, kinap sa buhay. Nakakakaya ako ng lunch sa eskulahan dahil kinakausap ko yung mga classmate na yung wala, kung wala na sa ipin, ako na gagawa ng sending niyo. Basta, pagdating ng lunch time, i-share niyo sa akin yung bakan niyo, kung nakakaya na lang ako. Yung po ang ating discounted Lord, yung po, I never give up, despite dire poverty, never ako na give up. Totoo yun, napahinto ako ng 1 year sa pag-aaral, sa high school, during my second year. Sabi ng nanay ko, anak, hindi na natin kaya mag-aaral ka dahil hirap tayo. Kailangan mo alagaan yung baboy na, ay mga baboy noon na, hindi mo alam yun, galing sa ibang tao, pratihin mo, pag bininta mo yung baboy, may share ka doon sa kita ng baboy dahil kahit din sa iyo yung baboy, ikaw na talaga, may share ka. Sabi niya ako, alakalang sa mga kapatid ko na nasa elementary pa, para hindi sila may ikaw muna buminto. Yung kanon ay single year high school, buminto ko ako. So, ganun, mahirap ang buhay. So, mahirap pa na ako. Masarap na buhay ko ngayon. Hindi pa ako nabuhay. The same ba ito? Wala akong